For today's video, susubukan natin magluto ng napakasarap na steak gamit lang ang pala. Kakaibang experiment na naman ang mapapanood nyo ngayong araw, mga kabrother. At baka first time mo lang din makakita ng steak na niluto gamit lang ang pala. Kaya panoorin mo yung buong video para malaman kung naging successful ba yung experiment natin ngayong araw. Simulan na natin. Umaga pa lang, bumili na kami ng pala para sa ating gagawing experiment. At salamat nga pala sa G-Steak PH. Dito namin nabili itong napakaganda at sobrang quality steak. USDA Prime Rib Eye Steak nga pala ang gagamitin natin. Bali, dalawa na yung binili namin. So, unang gagawin natin dyan, mga kabrother, ipapadry lang natin yung steak para mawala yung moisture, para kapag niluto natin mamaya, magkaroon siya ng magandang crust. At syempre, kailangan natin yan ng i-season ng salt and pepper. Syempre, kabilaan yan, mga kabrother. At habang ginagawa ko nga yan, nire-ready na nila, kabrother, yung paglulutuan natin. At dahil bago nga yung palang gagamitin natin ngayong araw, syempre, kailangan nating sunugin yan, kabilaan, mga kabrother, para masunog yung factory seal. Ayaw naman natin maglasang chemical yung steak na kakainin natin mamaya. Pagkatapos nga nating sunugin yan, kailangan nating linisin yung pala gamit ang steel wool at sabon. Syempre, pakahugasan ng maayos yan para malinis na malinis talaga. At next na gagawin natin, isi-season na natin yung pala. Kailangan mainit na mainit, mga kabrother, at maglalagay tayo ng mantika para maging non-stick din siya. At kapag ready na, isasalang na natin yung ating steak. At dahil manipis lang yung steak na nabili natin, mga kabrother, lulutuin lang natin yan ng 1 minute kabilaan. At after 1 minute nga, binaliktad natin yan. Kung mapapansin nyo, sobrang ganda ng nagawa nating crust sa steak na to. So, nagtapon lang tayo dyan ng butter, bawang, naglagay ng rosemary, thyme, at binaliktad lang natin ng mga ilang segundo, mga kabrother. Okay na yan. So, sinalang pa natin yung pangalawang steak natin. Same procedure lang din, isang minuto kabilaan. At syempre, kapag naluto na yan, mga kabrother, kailangan natin yung i-rest at least 10 minutes. At after 10 minutes, hiwain na natin yan. At sa nakikita ko, mukhang okay naman yung doneness ng nagawa nating steak. At syempre, hindi na natin patatagalin yan, mga kabrother. Magti-taste test na tayo. First bite. Yun, grabe. Sobrang lambot, sobrang juicy, at perfect ang pagkakaluto niya, mga kabrother. Pagdating pa naman sa steak, mas gusto ko yung part na meron siyang taba. At kung umabot ka nga pala sa part ng video to, kabrother, pakicomment na rin kung tagasan ka para alam namin kung saan umabot yung video to. At si kabrother Gina nga ang magti-taste test. You know, grabe. Sobrang sarap nito, mga kabrother. Kung steak lover ka at napanood mo to, sigurado ako na mag-crave ka talaga sa steak. Ikaw, kabrother, pagdating sa steak, ano bang doneness ang gusto mo? Pakicomment mo naman kung gusto mo ng medium rare, medium, or well done. Kasi kami, pagdating sa steak, mas gusto namin yung medium or medium rare. Sana nag-enjoy kayo sa episode natin ngayong araw, mga kabrother. Huwag kayong mag-alala. Yung palang ginamit natin kanina, pwede pang magamit yon. At huwag mo na rin kalimutang i-like yung video natin, pakishare, at i-follow yung ating Facebook page, Kabrother Vlogs. Maraming salamat sa walang sawang support ang binibigay nyo sa ating Facebook page. Sobrang appreciate namin kayo. Ingat kayo and God bless.